Nakilala namin si Roxanne Lynn Salukon, isang OFW dito sa Kuwait, 33 taong gulang mula sa Kalinga Province. Nagdadalang tao pa lang si Roxanne noon nang pumanaw ang ama ng kanyang anak. Yung ama lang naman niya ang inaasahan namin na sa wala na po siya. Pagtatapos yung visa ko So kakausapin ko yung amo ko pero in-expect ko na kasi na magpapabayad siya. Alam ko na magpapabayad siya. Kaya itry pa din namin siya na kausapin ko. Anong masasabi niya? Kung magpapabayad or kung i-advise namin kasi na talagang nangyayari talaga. Bilang isang single parent sa isang banyagang bansa, isang malaking problema ngayon ni Roxanne kung saan at kung kanino siya makahihingi ng tulong upang maitaguyod ang kanyang anak. Yung mga ng anak ko, yun ang naging problema ko po. Kasi nagkaroon po siya ng allergies po sa balat, lalo na sa ulo. Sobrang yung balat sa ulo niya is kumapal siya tapos nagtutuklap-tuklap. Minsan po, sugat na po talaga siya na hindi nadadaan sa cream. sa mga time na sobrang hopeless na po ako. Walang-wala na talaga akong maisip na pag-asa po sa aming mag-ina lalo nandito po kami sa Kuwait. Hindi ko po alam kung ano yung mangyayari sa aming mag-ina. Ibinigay niya po yung pamilya na to sa aming mag-ina para gabayan po kami. Dahil MCGI cares, ang ating MCGI volunteers ay hindi nagsayang ng anumang sandali. Dinalhan natin ang mag-ina ng mga kagamitang kailangan ng kanyang anak, kagaya ng diapers at gatas. At syempre, dinalhan din natin sila ng ilang grocery items mula sa ating MCGI pre-store. Yung sobrang salamat po talaga. Sobrang salamat din dito sa iglesia ng Diyos pa na kumagabay po sa amin. Lalo na po sa mga nararamdaman ng anak ko na hindi po sila, sa mga members po, hindi po nila kami pinapabayaan po. Sila po yung unang lumalapit sa amin. Naramdam mo yung magpapahalaga po nila sa kanila pa rin. Thank you po. Salamat din po sa mga binigay nila na support sa aking anak po, sa supply po na binigay sa anak ko po. Sobrang tulong po sa aming mag-ina. Lalo na po at hindi ako makapagtrabaho na maayos sa labas ko kasi ako. Yung anak ko, kailangan ko pa pong hantayan. Sobrang salamat. Thank you sa Diyos po talaga. Sobrang salamat. Priceless po lahat yung mga natatanggap po namin mag-ina. Na sa kabila po ng mga nangyari po, kitang-kita mo po yung hope po sa aming mag-ina po. Hindi po nawala yun dahil po sa pagkilala namin sa Diyos po, nandun yung hope sa aming mag-ina po ngayon. Thank you po. Hindi man madali ang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Alam ni Roxanne na may Diyos siyang malalapitan at ang kanyang paggawa ay ramdam niya sa araw-araw. Sa bawat paggising ay daman niya ang pag-ibig ng dakilang ama. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi sa lahat po ng mga pinagdaanan ko po, sa pagkawala ng ama ng anak ko, hindi niya po ako pinabayaan. Nilapit niya po ako sa mga tao na magdadala po sa kanya. Kasi na po yung naglapit sa akin sa iglesia po na talaga. Iglesia ang totoo po talaga. Hindi niya po ako pinabayaan na mag-isa na kaming mag-ina po. Para po sa mga kagaya ko na nakakaranas po ng ganitong sitwasyon po, wala po kayong ibang malalapitan kundi ang Diyos po. Yung pagiging hopeless po, mararamdaman niyo po yun kung wala pong Diyos sa inyo na gumagabay. Pero pag may Diyos po, pag in number one po ilagay niyo ang Diyos sa inyo, lahat po ng mga nangyayari sa inyo, lahat ng mga masasama, mga negative na nangyayari po sa inyo,
maiintindihan niyo po kung bakit bakit po nangyayari 'yun sa inyo at may lakas po kayo na lumaban po sa araw-araw na pagsubok na inyong nararanasan. Pinaramdam niya po talaga sa akin yung pagmamahal po. Yung sobrang salamat po talaga. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Hindi natin kakayaning mag-isa, ngunit sa pagtutulong-tulong ng bawat isa ay magagawa nating makalingap sa ating kapwa, anuman ang kalagayan at estado sa buhay. Milyong salamat sa Diyos sa bawat pagkakataong sa atin ay ibinibigay.